Welcome to my channel guys. Bago tayo mag-umpisa, huwag kalimutang mag-subscribe sa JBilia TV and click the notification bell to update you of my next tutorial. Guys, ang ituturo ko sa inyo ay tungkol sa Excel SUMIF function. So, meron tayong raw data. Merong column ng product, unit price, sales quantity, and sales amount. Kung mapapansin nyo guys, halo-halo yung pag-record ng sales. Merong shampoo 1 dito, dalawa. Meron din shampoo 1 dito sa baba. Ganon din ang ibang product. Toothpaste 1, meron dito. Tsaka, meron din dito. So guys, kailangan natin gumawa ng isang report na makapagbigay ng total sales quantity and amount of each product. Dahil, kailangan ito para to update our inventory record, we need to know the total units sold of each product. So we can deduct them from the inventory record to get the quantity of available products. So guys, kailangan natin na magkaroon ng report na pag sinabing shampoo 1, dapat yung nandito sa quantity ay yung total ng lahat ng sales ng shampoo 1. Dapat dito, lalabas yan na dito may dalawa dito, dapat apat para po ma-deduct doon sa inventory record nyo. Ganon din yung amount. So, ang question number 1, how can we get the individual total sales quantity of each product? So, yun ang ituturo ko sa inyo guys. Gagamit tayo ng Excel SUMIF function. So, mag-type tayo ng formula dito, equals SUMIF yung range, itong range ng SUMIF natin, ito B28 to B47, kama, yung criteria natin, itong shampoo, kama, yung sum range, ito yung quantity, so ito yung sum range natin, hanggang sa 47. So, yung sum range natin, D28 to D47. Close parenthesis, enter. So guys, mapapansin nyo, automatic na nagkaroon ng total sales ng shampoo 1 dito. Saan galing yan? Dito, dalawa dito, may dalawa dito sa baba. So kung
kukopyahin natin yan pababa dito sa bat soap 2. Idadrag lang natin yan. Pero bago natin gawin yan, gawin muna nating permanent itong formula natin sa itaas para hindi siya magbabago kapag dinrag down natin. Kasi magbabago yan pag hindi natin nilagyan dyan ng dollar sign. So gawin natin permanent yan. Ito hindi na kailangan kasi automatic pagbaba niya, lilipat din yung criteria natin. Enter. So guys, pwede na natin i-drag down ito para automatic kukopyahin niya yung formula pababa. Okay guys. Ito na po ang resulta ng sum if function dito sa quantity ng mga sales. So tama ba ito? I-check natin. Toothpaste 1, may isa dito. May isa dito. So tama, dalawa. Fabricon, 4. May isa. Fabricon 1, 4. May isa dito. Tsaka may tatlo dito. So apat lahat. So guys, hindi na natin i-check isa-isa. Dahil tama lahat yan, yung formula natin. Kung mapapansin natin, ang total natin dito sa baba ay 45, dito 45 din. So lumalabas na tama ang formula na ating ginawa. So ngayon, ang gagawaan naman natin ng total, dito, ito yung sa column ng amount. Ibig sabihin, yung shampooan may apat na binta, magkano yung amount? So kailangan itong total na 16 tsaka yung 16 dito lalabas din dito. Magiging 32 dapat 'yan. So gagawaan din natin, ganun din ang gawin natin, sum if function din. Sum if yung range natin, ito rin. B28 to B47. Kama, yung criteria natin, ito rin, shampooan. Kama, ang sum range, ito yung sa amount column. Dahil dyan kukuha ng data na i-add niya. So, enter. So, tama guys, 32. 16 dito sa taas at may 16 din dito. So, bago natin kopyahin, gawin natin ulit na permanent yung formula dito na kasama. Lagyan natin ng dollar sign para hindi magbago mamaya pag dinrag down natin. So yun na guys, i-enter natin. So 32. 32 ang total sales amount ng shampooan. So pwede na natin to i-drag down para makopya ang formula pababa.
So guys, nakopya na natin ang formula at ito yung mga lumalabas na sales amount. Gaya ng toothpaste 1, mayroong 6 dito, 6 pesos. May 6 pesos din dito, so 12. Itong isa, bar soap 2, 150. Tsaka mayroong 90. So, 240. So guys, tama ang formula natin. At kung mapapansin ninyo, ang total amount dito sa product sales summary, 730. At dito sa raw data natin, 730 din. So malaking tulong guys ang sum if function kapag ang record natin halimbawa sa tindahan ay mabilisan at ganito ang pagka-prepare, bali halo-halo na, gagamitan natin ang sum if function para mapabilis ang pagkuha natin ng total na benta ng bawat product at kung magkano rin ang total amount ng benta ng bawat product. So, nasagot na rin natin guys itong question number 2. How can we get the individual total sales amount of each product? So, ito na siya. Yung sa amount column. Ito na yung sagot sa question number 2 dito. So, malaking tulong ito guys sa inyo kapag meron kayong tindahan. Para mabilis nyong makuha ang total sales nyo na i-deduct nyo sa record ng inyong inventaryo. So, ganun lang guys. Kadali gumawa ng report gamit ang sum if function dito sa Microsoft Excel. So guys, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell to update you of my next tutorials. Maraming salamat.